guys, andito naman ulit tayo para magbigay ng bagong kwento sa Huwag Kang Mangamba. Last episode po ay napag-usapan natin na nailabas na ni Mira at Joy ang Lola Barang nila sa tulong ni Miss Eva. Unang araw ni Barang, pagdating na pagdating sa inuuwi ang bahay nila na dating simbahan, ay niyakap ni Barang ang tinatawag nilang si Bro na imahin ng Diyos. At sinabi dito, "Salamat bro. Salamat bro dahil tinulungan mo si Mira at Joy na iligtas ako. At bro, may balita ako sa iyo dahil nalaman ko na ako ko pala si Mira at Joy." At sinabi ni Barang, lola na daw siya at mama pa. At sinabi ni Barang doon kay bro na bakit daw hanggang ngayon hindi pa sinasagot ang dasal niya. Sinabi naman nito ni Joy, anong dasal? Sinabi ni Mira na yung anak niya ang mama natin. Sa bahay naman nila ni Deborah at Agatha ay hindi mapakali itong si Agatha. Sinabi niya kay Deborah na nakalabas na si Barang at wala din daw kwenta ang pinaghirapan nila. Ngunit itong si Deborah ay pawang walang narinig at nakatulala. Ate, naririnig mo ba ako? Ang sabi ni Agatha. Nag-iisip ako ng solusyon sa problema natin. Ano, may naisip ka ba? Kailangan malaman muna natin kung anong alam ni Barang bago tayo mapraning. Paano daw nila malalaman? Ibaliw daw yon. Pasulpot-sulpot lang ang katinuan ni Barang. At sinabi ni Agatha na ngayon lang din nila nalaman na nakita pala sila ni Barang sa ilog noon. Si Joy naman ay may kinuhang litrato sa kanyang bag. At inabot ito kay Lola Barang niya. Inabot naman ito ni Barang. At tinignan niya at umiyak. Sinabi niyang, ano po to? Ang laki na niya, ang pagkasabi ni Barang. At niyakap ang picture na hawak-hawak nito. Sinabi ni Barang na Lucia ang pangalan niya, pero Lulu ang tawag dito. Parehas kayong maganda, ang sabi ni Mira. At umiyak na itong si Barang at ipinakita niya kay bro ang hawak niyang larawan. Sa restaurant naman nila Tomas at Rebecca, nagkita-kita sina Father Seth, Pio, Mira, Joy, Barang at Carrie. Grabe no? Magkapatid na nga kayo ni Joy, tapos nalaman niyo pa lola niyo pala si Aling Barang, ang sabi ni Pio. Oo, apo ko sila, sabi naman ni Barang. At tinulungan pa kayo ni bro, ang sabi naman ni Father Seth. Nagsalita naman itong si Carrie. Grabe no, pumuntang mag-isa si Mira dito sa Hermoso. Pero ngayon, may one big happy family na siya. Nakakatuwa lang. Pinagtagpo-tagpo sila ni bro dito sa Hermoso para mabuo. Ito ang sabi ni Tomas. Sumagot naman itong si Barang, hindi pa kami buo. Nagtaka itong si Father Seb at nagtanong, bakit? Kasi hinahanap pa rin ni Barang ang anak niya na nanay nila ni Mira at Joy. Ngayon, mas naniniwala silang mahanap nila ito. At dahil dyan, magsiselebrate tayo. Sagot ko na ang lunch nyo. Yan ang sabi ni Rebecca. Sinabi naman ni Barang, masaya siya ngayon dahil kasama niya na ang mga apo niya at meron siyang mga kaibigan, pamilya na kinikilala ngayon. Kaysa noon, na palagi na lang siyang sinasaktan ng mga tao. Nagsalita itong si Mira. Alam mo kung bakit, Mama B? Dahil mabuti kang tao. Ano mang sakit at hirap ang naranasan mo, may pananampalataya ka pa rin kay bro. At iyan ang regalo ni bro sa kanya. Gusto ko maging masaya ka na, Barang, ang sabi ni Father Seth. Sumagot naman itong si Barang. Malungkot pa rin daw siya kasi may gumugulo pa rin sa utak niya. Ginugulo daw siya ng isip niya. Anak niya daw ba yung nahulog sa ilog? At nagulat ang mga ito, si Mira, Joy, si Father Seth, Tomas. Simula daw nang lumabas sa mental si Barang, yun lagi ang sinasabi ni Barang na may dalawang babae daw na nagtapon sa ilog ayon sa kwento ni Joy. Ano naman kaya yun? Ang tanong ni Tomas na naguguluhan. Ngunit sinabi ni Barang, Father Seth, tulungan mo ako. Dahil nakita ko talaga na dalawang babaeng may tinapon sa ilog. So guys, abangan nyo ang susunod na mga kwento dito lang sa aking channel. Kaya mag-subscribe ka na para updated ka sa susunod na mga kwento ko. Hanggang sa muli, paalam!